At ayun mga kasang, ito na yung ating part 2 ng ating October 2021 update. No? Kung makikita nyo, nakabaksak yung ating greenhouse dito sa likod dahil may pinuputol silang puno dito. Ang gagaling ng mga nagpuputol dito eh. Diretso sa amin yung mga bumabagsak na mga sanga nyan. Kaya yan, medyo nasira yung ating greenhouse dito. No? Pati nga yung mga alaman ni Mrs. Andy namin malaman kung paano ang gagawin. Ang daming pano. Sabi ko, bakit ganun, no? Kung kailan mag-a-update ako tsaka sila nagputol-putol na ganyan. Kaya hindi ko tuloy masasama na naman sa update. Ayan, ang dami, oh. Dami na laglag. Hindi ko tuloy ma-update na maayos to dahil kung lilinisin ko pa to, aabuti na naman ako ng siyam-syam dyan. So, ayun, siguro sa susunod talaga, lilinisin ko na talaga to dahil kailangan na rin naman talaga nating linisin to. So, ayan, grabe. Yung trabaho tuloy lalo nung gagawin natin dito, pati yung mga alaman. Ayan, oh. Mario Sepsus Kodai naman ayan, dami na naman ni Mrs. dyan. So susunod na lang natin update to, no? Ayusin ko muna to kasi medyo magulo na talaga dito. Ayan, no? So ganyan kagulo dito ngayon kaya hindi mo na siya kasama sa update. So ayan, lipat na tayo sa harapan, yung mga hindi pa natin na-update doon, no, nakaraan. So yun, no, ito na yung update natin dito sa ating cube tank na planted tank dapat pero hindi ko na nalagyan ng plants. Grabe yan naman yung mga ano, yung mga ramshorn snail natin. Ayoko na talaga sa ramshorn snail dahil grabe silang dumami. Ayan, makikita nyo yung mga neon tetra natin dyan. Grabe yung ramshorn snail dito. Kung meron pa lalo tong alaman, mas marami pa yan. So ang hirap niya tanggalin, no? Ang hirap tanggalin isa-isa dahil nga maliliit pa. Pero tinatry kong alisin yan pa unti-unti. Update lang sa mga isda dito. Yung neon tetra natin, before 6 yan, ngayon 5 na lang. Hindi ko na nakita kung nasan yung isa, no? Hindi ko alam kung tumalon o namatay ba dyan. Tapos yun, may HB blue tayong isa dyan. Ayun, no? May milta HB blue dyan. So ito, hindi ko rin to masyadong inaasikaso pa ngayon, no? Dahil medyo busy tayo. Iniisip ko yung rescape na naman to. Lagyan ko ng mga halaman na lang yan. Pero pag nagkaroon na lang tayo ng oras siguro, no? So, yun. Tsaka na natin ayusin ulit yan. Papakita ko sa inyo. Pag ayusin na natin ulit yan, balikan na lang natin yan sa mga susunod na update. At yun, update naman tayo dito sa aking mga koi. Ang dami nagtatanong nitong koi ko na to. Kasi, ang bilis na talaga lumaki na itong mga koi na to. Hindi ko alam kung bakit. Kasi first time ko lang din nag-alaga ng koi. Bali, ito yung mga first ko na koi. Grabe, tutok na tutok sa araw yan. Araw-araw, no? Kaya ganyan yung tubig niya. Actually, maganda na yan, ha? Yung tubig niya na yan. Ginagamitan natin ang Optima yan. Tapos, nilalagyan ko rin ng hair algae. Meron yung hair algae. So, medyo clear siya, no? Hindi siya, alam mo yung green siya. Pero kita mo pa rin yung mga isda. Ayan pa rin infiltration natin. Hindi pa rin natin na-upgrade. Tapos yun, yung mga isda natin dito, iniisip ko silang i-breed. Ngayon, tinitignan ko nga, no, kung pwede na ba. Kasi ang lalaki na nito, guys, eh. Ito, yung tingin ko dito sa isa yan, no, itong isang to. Parang female yan, parang tumaba kasi siya, eh. So, may eggs na yan, kailangan i-breed. Sabi doon sa napanood ko, no, kailangan mong i-breed yung mga koi mo pag may eggs na sila dahil nakakasama pag hindi mo breed yon. Ayan na si Nemo da Tilapia, no? Ang laki. Ang bilis niya lumaki simula nung nilipat ko siya dito. Grabe, ang laki na rin ni Nemo. Kung maalala niyo yung tilapia natin nakuha natin dito sa pan na fry na hindi natin nalaman kung paano nagka-fry dyan ang tilapia, no? Yan. Subukan natin palapitin dito, no? Kung mapapansin niyo, no, nung mga bago pa itong mga koi ko na to, takot to sa akin, eh. Lagi yung paglalapit ako dyan, lumalayo yan, nasa sulok yan. Ganun sila katakot. Ngayon, pag ginanto ko yung mga daliri ko, ayan, no? Lumalapit sila. So, kahit gutom sila, kahit hindi sila gutom, pag may sumisilip dito na, kunyari, yung mga bayaw ko, yung mga bisita namin, mga kamag-anak namin, natutuwa sila dito kasi lumalapit, eh, ayan, no? Kagaya niyan. Basta pag may umupo dito sa part na to ng bahay, lumalapit sila, no? Kaya nakakatuwa lalo. Lalo akong natutuwa doon sa koi. Dahil doon sa ugali nila na yun na, ayun pala, no? Hindi pala sila ganun hindi sila ganun ka wild na alam mo yon na hindi sila nagtatago lagi. Pag nasanay sila sa tao, eh ganyan sila lumalapit lagi, parang laging humihingi na pagkain para din mga flower, no. So ang ganda talaga sa pan ng mga koi. Nakaka-addict din to. Gusto ko nga bumili pa, eh, kaso
masyado ng maliit tong pan natin para sa maraming koi. So, sakto na yung lima, no? Bala ko magdagdag pa ng dalawa siguro. Pero sa ngayon, yan muna ang lima na yan. Susubukan natin i-breed. Ito yung sinasabi ko sa inyo, parang female din. Ayun, no? Medyo bilugan din siya, eh. So, yan. Try natin i-breed yan. Nahawakan ko pa nga ito minsan, eh. Ayun, no? So, yan. Try natin i-breed yan, no? Gagawa ako ng process ng gagawin kong breeding dito. Tapos, papakita ko sa inyo yun, syempre. So, abangan nyo na lang, guys. Kung paano natin i-breed yan, mga koy na yan. Dahil tingin ko, ready to breed na rin naman yung mga yan. Tapos, yun. Update na rin natin yung tank dito. Itong tank na to na 75 gallons sa baba ni Kong. Ng arawan ang tank natin. May isang tilapia dyan. Andyan pa rin siya. Actually, dalawa to, eh. Nilagay ko isang tilapia dito. Kaso, agresibo talaga itong tilapia na to. So, yan. Hindi ko nilalagay ng pump yan. Wala yung filtration. Kasi nga, kailangan kong ilinisin talaga yan. Kaso, hindi ko pa naasikaso ngayon. So, yun. Update naman natin dito sa taas. Yung ating arowana, no? Buksan natin muna yung ilaw. So, yun. Nakita nyo naman to nung, ano, nung nag-review ako ng Optima. So, wala naman masyadong update dito kay Kong, no? Ayan pa rin sila, no? Dalawang silver dollar. Isang, yung isa is yung common silver dollar. Tapos yung isa yung red hook. Tapos si Kong nga, ayan, napakita ko na rin naman sa inyo na nakaraan. Grabe, ang linaw talaga ng tubig pag anong gumagamit kayo ng Optima. So talagang maganda talaga gamitin yon, lalong lalo na kung gusto nyo mapalinaw yung inyong mga aquarium. Ayan, hindi ko pa na-test ulit yung tubig nito, eh, pero tingin ko nag-okay na rin naman to. O, bumaba na yung mga level natin dyan ng mga nitrate tsaka ammonia, yung mga ganun-ganun. So ayan, ito yung update ko sa kanila, no? Wala akong planong magdagdag pa ng community dito na kasama nila. Kahit nabawasan to ng dalawa, eh hayaan ko na lang na ganyan sila, no? Kasi pag nagdagdag ako dito na medyo maliit, tingin ko baka awayin din at baka magka-problema pa tayo. So iniisip ko kasi na mag-upgrade ng tank, pero ayun nga, matagal-tagal na ipunan yun dahil hindi naman ganun kalaki yung kinikita natin. So least priority kasi sa akin yung mga ganun, eh, yung mga tank nito, yung mga hobby ko. Hindi siya masyadong priority, pero yun nga, kailangan din natin talagang i-upgrade to at least 150 gallons. So abangan nyo na lang yan, guys, pag nakaipon ako, kasi medyo maliit na rin siya dyan. So ayun, yan muna yung update natin dito, guys, no? Tapos abangan nyo na lang yung mga susunod kong videos para sa mga update natin dito sa ating backyard. At so yun, mga kasang, ngayon muna ang ating backyard update ngayon, no? Tapos yun, update ko na lang kayo sa mga plano ko sa mga babaguhin natin dito sa backyard. Tapos abangan nyo na lang ulit yung ating update next month. So ayun, maraming salamat sa mga nanood. Sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, click nyo lang ang subscribe button at ang notification bell para manotify kayo kung mag-upload ako ng mga bago kong fish videos. At yun, tapusin na natin ang video na to. Pero syempre, bago natin tapusin, nandito na yung mga shoutout. Happy birthday sa ating kaasang na si Christian J. Perez. Kay Carl Skillione, shoutout po sa iyo. Shoutout po kay Mark Chrysler Alvarez, kay Mark Lester Reyes at Anding Gapis ng Kupang from BJ. Shoutout kay Alt Doper Booking Quito, kay B-Boy Love TV, shoutout po. And kay Clarence Quillonones, shoutout po sa iyo. At so yung mga kaasang, maraming salamat sa mga nanood. Hanggang sa susunod na video, kaasang number 1, peace out!